Walang iya ka, Alberto. Minahal kita ng tapat. Binigay ko sa iyo yung buo kong pagkatao pagkatapos lulokohin mo lang ako. Napakasama mo, Alberto. Si Jordan ay anak ng tanyag na investor sa stock market na si Don Alberto. Napakayaman ni Don Alberto dahil mahusay itong mag-invest sa stock market. Lahat ng stocks na pasukan nito ay lumalago. Dahil doon, lalong yumaman si Don Alberto. Pero sa kabila ng pagiging mayaman ng tatay ni Jordan, ay hindi niya ito alam. Si Don Alberto ay mahilig sa babae. Dahil na rin sa mayaman ito, ay nagagawa niya ang lahat ng gusto niya. Pero lahat ng babaeng dumaan sa buhay niya ay hindi niya sineryoso dahil alam niya na pera lang ang habol ng mga ito sa kanya. Isang araw, habang kumakain si Alberto sa isang restaurant kasama ang kanyang mga kabarkada, ay nakita niya isang napakagandang waitress. Hindi mapakali si Alberto at nakipagpustahan siya na mapapasa kanya ang waitress na iyon. Nagpakilala si Alberto sa waitress at nakilala niya si Daniela. Si Daniela ang babaeng nagpatibok ng puso niya. Kakaiba si Daniela para kay Alberto. Hindi ito naghahanap ng pera sa kanya at napakasimple lang ni Daniela. Ang gusto lang ni Daniela ay mahalin siya ni Alberto ng tapat. Pero ang hindi alam ni Daniela ay babaero si Alberto at inilim ito ni Alberto. Dahil sa magandang katangian ni Daniela, ay lalo siyang minahal ni Alberto. Hanggang isang gabi, naganap ang hinahangad ni Alberto at nakuha niya ang pagkababae ni Daniela. Nalaman ni Alberto na siyang nakauna kay Daniela at lalo niya itong minahal. Makalipas ang ilang buwan, ay nabuntis si Daniela. Nang dahil kay Daniela, ay nagbago si Alberto. Pakakasala na sana ni Alberto si Daniela at payag naman si Daniela, subalit sa hindi inaasang pagkakataon, ay may isang babaeng lumapit kay Alberto. Bigla siyang niyakap at hinalikan ng babae. Nagulat si Alberto. Sakto naman na nakita ito ni Daniela, lalo na ang paghalik nito kay Alberto. Galit na galit si Daniela. Walang iya ka, Alberto. Minahal kita ng tapat. Binigay ko sa iyo yung buo kong pagkatao pagkatapos lulokohin mo lang ako. Napakasama mo, Alberto. Umiiyak na sabi ni Daniela. Daniela, hiyan mo muna ako magpaliwanag sa'yo. Hindi, Alberto. Hindi mo na kailangan magpaliwanag. Isa kang sinungaling. Magmula ngayon ay anak nang makita. Dahil doon, ay iniwan ni Daniela si Alberto. Hinayaan na lang muna ni Alberto si Daniela at kakausapin nilang sana niya ito kinabukasan. Ipagtatapat na sana ni Alberto kay Daniela ang mga lihim niya. Pero nang puntahan ni Alberto si Daniela, ay wala na ito sa tinitirhan nitong bahay. Malungkot na malungkot si Alberto. Magmula noon, ay hindi na nagpakita si Daniela kay Alberto. Hindi alam ni Alberto na pumunta sa Cavite si Daniela sa tiyahin niya. Sinabi din ni Daniela sa tiyahin niya na huwag sasabihin sa kanyang mga kamag-anak na nandun siya para hindi na niya makita pa si Alberto. Dahil na rin sa sobrang sama ng loob niya dito. Lumipas ang ilang buwan, isinilang ni Daniela si Jordan. Pinalaki ni Daniela si Jordan na simple lang at inilihim niya kay Jordan kung sino ang tunay nitong ama. Lumaking mabait at masunurin si Jordan. Nang makatapos siya ng high school, ay sumasideline siyang dishwasher para makatulong sa pambayad niya sa kolehiyo. Proud na proud si Daniela kay Jordan dahil kahit hirap sila, ay dumidiskarte si Jordan para sa pag-aaral niya. Hanggang makagraduate ng kolehiyo si Jordan. Ang gusto sana ni Daniela ay sa Cavite na lang magtrabaho si Jordan. Pero gusto ni Jordan na sa Maynila siya magtrabaho. Mabilis na nakahanap ng trabaho si Jordan at naging clerk siya sa Philippine Stock Exchange. Unti-unting nagkaka-interes si Jordan sa stock market. Isang araw, nakilala ni Jordan si Romina, ang secretary sa pinapasukan niya. Naging magkaibigan si Romina at Jordan. Di katagalan, ay niligawan ni Jordan si Romina at sinagot naman siya nito. Napansin ni Jordan na madalas magpabili ng kung ano-anong gamit si Romina.
Dahil mahal niya si Romina, ay binibili niya mga nais nitong gamit. Isang araw, nakilala ni Jordan ang may-ari ng kumpanya na si Don Alberto. Walang kamalay-malay si Jordan na tatay pala niya ang may-ari ng kumpanya. Hindi malaman ni Don Alberto kung bakit ang gaan-gaan ang kanyang loob kay Jordan. Pati si Jordan ay ganun din ang nadarama kapag nakikita niya si Don Alberto. Tinuruan ni Don Alberto si Jordan na mag-invest sa stock market. At unti-unti ay natutunan ni Jordan ang mga pasikot-sikot dito. Isang araw, biglang tumasang stock na hawak ni Jordan at kumita siya ng malaki-laki. Tuwang-tuwa si Romina. Mahal, total kumita ka naman sa stock market. Pwede mo ba akong ibili ng bagong bag? Dahil mahal ni Jordan si Romina, ay pinagbigyan niya ang hiling nito. Ang ibang kinita ni Jordan ay ibinigay niya sa kanyang nanay at sinabi niya na kumita siya sa stock market. Nagulat ang nanay ni Jordan dahil naalala nito ang ama ni Jordan na si Don Alberto. Hindi sinabi ni Daniela kay Jordan na magaling din sa stock market ang tatay nito. Kinabukasan ay sinabi ni Jordan kay Don Alberto na kumita siya sa stock market dahil sinunod niya ang payo nito. Tuwang-tuwa si Don Alberto. Isang araw, napansin ni Jordan na panay ang pabili ng mga gamit ng kanyang girlfriend na si Romina. Pero hindi na lang niya ito pinansin dahil mahal na mahal niya ito. Subalit, isang araw, bumagsak ang stock na hawak ni Jordan at nalugi siya. Dahilan, para hindi maibigay ni Jordan ang mga hiling na Romina. Dahil doon, napansin ni Jordan na tumamlay si Romina sa kanya at isang araw ay bigla na lang nakipag-break si Romina kay Jordan dahil inakala nito na naghihirap na si Jordan. Malungkot na malungkot si Jordan. Hanggang isang araw, nabalitaan niya na sumama pala si Romina sa ka-office mate niya na malaki ang kinita sa stock market. Malungkot man, ay tinanggap na lang ito ni Jordan. Pinayuhan ni Don Alberto si Jordan kung paano makakabawi sa stock market. Sinunod ni Jordan ang mga payo ni Don Alberto at unti-unti ay nakakabawi na siya. Hanggang isang araw, muling tumaas ang value ng stock ni Jordan at muli siyang kumita. Tuwang-tuwa si Jordan. Dahil sa tuwa niya, ay inimbitahan niya si Don Alberto na kumain sa isang restaurant. Hindi alam ni Don Alberto na kasama pala ni Jordan ang nanay niya. Pagdating ni Don Alberto, ay laking gulat niya. Nakita niya si Daniela, ang babaeng matagal na niyang hinahanap, ang babaeng nagpatibok ng kanyang puso. Daniela, ikaw ba yan? Pati si Daniela ay gulat na gulat din. Hindi mapigilan ni Alberto ang maiyak. Nagsalita si Daniela. Oo, Alberto, ako nga ito. Gulat na gulat si Jordan at hindi niya maunawaan ang mga nangyayari. Nay, kilala niyo pala si Don Alberto? Napaiyak ang nanay ni Jordan. Oo, anak. Anak, siya ang tatay mo. Matagal ko itong nilihim sa'yo dahil sa sama ng loob ko sa itay mo. Nagsalita si Don Alberto. Daniela, aaminin ko sa'yo na dati mahilig ako sa babae. Pero magmula nung makilala kita, ay nagbago na ako. Pakakasalan na sana kita subalit may isang babae na dati kong girlfriend yung nakita ko at humalik sa akin. Manghihingi lang pala ng pera. Pinuntahan kita sa bahay mo pero hindi na kita nakita. Mahal na mahal kita, Daniela. Kaya pala ang gaan-gaan ng loob ko kay Jordan ay anak ko pala siya. Niyakap ni Don Alberto, si Daniela at Jordan. Samantala, nabalitaan ni Romina na anak pala ni Don Alberto si Jordan at nagplano itong balikan niya si Jordan. Subalit, tinanggihan na siya ni Jordan. Sising-sisi si Romina sa pag-iwan niya kay Jordan. At dito na po nagtatapos ang ating kwento, mahal na ka-MP. Nais iparating ng kwentong ito na maging tapat tayo sa mga taong nagmamahal sa atin. Ikaw, ka-MP, anong moral lesson sa iyo ng kwentong ito? Maaari niyo po bang i-comment sa ibaba? Maraming salamat po. Sana po ay nagustuhan niyo ang ating storya. Magkita po tayong muli sa susunod naming video, mahal na ka-MP.